Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano magtanggal ng check engine warning light. Well, before natin i-reset or tanggalin ang check engine warning light, I recommend na gawin muna natin ang mga step na ipapakita ko. Note ko lang mga paps, once na bumalik ang check engine light, after ng mga step na ipapakita ko, mas okay na dalhin na ninyo sa trusted repair shop ninyo ang inyong sasakyan para ma-scan. Unang step dyan, mag-visual check muna tayo. Check natin ang mga sensor, connections, and wire. May mga pagkakataon na kaya nagkakaroon ng check engine ay dahil may natanggal na connections or naputol na wire. Pwede naman natin hawakan ang mga wire and connection para makita natin kung intact ang mga connection nila. After natin ma-visual check at wala na tayong nakitang issue, ang second step ay ang pagbubukas ng mga cap at paglilinis ng air filter. Buksan natin ang gas tank, engine oil, radiator cap, and brake fluid. Buksan natin ng less than a minute, then ibalik lang natin na maayos ang mga cap. May mga pagkakataon na kaya nagkakaroon ng check engine ay dahil sa hindi maayos na pagsasara ng mga cap, especially sa gas tank and radiator cap. After natin mabuksan at masarahan lahat ng cap, pagpagan naman natin ng air filter. May mga pagkakataon na ang maduming air filter ang reason kaya nagkakaroon ng check engine warning light. Once na nagawa natin ang pagbubukas at pagsasara ng maayos ng mga cap at nalinis na rin natin ang air filter, ito ang third and final step. Tanggalin na natin ang battery terminal for 5 to 10 minutes. Ang idea kaya natin tinatanggal ay para ma-reset ang computer box. Mabura ang mga error na nakasave sa computer box. After ng 5 to 10 minutes, iibalik na natin ang battery terminal. Then, pwede na nating i-start ang kotse. Mga paps, if ever na lumabas ang check engine warning light after 1 to 5,000 kilometers na takbo, after the reset, I recommend na dalhin na ninyo sa trusted repair shop ninyo para ma-scan kung ano ang nagiging error. Huwag ninyong i-reset dahil may possibility na hindi makita ng scanner kung ano ang error. Kung nagustuhan ninyong video, press naman ninyo yung like at huwag din kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod ko pang topic regarding car. Salamat sa panonood. See you on my next video.